What's up, YouTube peeps? Welcome ulit sa channel na to para sa isang unboxing episode naman. Today, unbox natin yung mga nakuha ko mga steal deal during the quarantine. Mga sneakers na mas mura ko nakuha kasi isa sa mga diba, naapektuhan na industry is yung sports. Kaya after nung ECQ, sobrang dami mga sale na sneakers na lobas. De, syempre, bumili tayo. So, ito yung mga yun. Bali, ito yung mga signature na sneakers na mga gusto kong bilhin before the quarantine na nag-release ng mga early this year or maybe late last year. Kaya lang hindi ko sila binibili kasi hindi ako komportable din sa price range sila during that time. Eh after ECQ, syempre nag-sale lahat. So yung mga gusto ko sneaker na hindi ako komportable sa price range nila, hindi sila naka-sale, kinuha ko sila ngayon. So isa-isahin natin kung ano yung mga nakuha kong sneaker na mga naka-sale during this quarantine period. Unahin natin yung kay Kevin Durant, yung takedown line niya, yung KD Trey 5'8". Hindi ko to binili sa SRP niya kasi ang SRP ito is 4995. Parang hindi ako komportable sa price na yon para sa ganito lang quality ng sneakers. So nung nag-sale siya, ito sa Zalora ko nabili, from 4995, nakuha ko na siya ng 3,000. Yan. Ito yung white na colorway na parang Oreo. Hindi ko rin kinuha yung original na release niya kasi parang tingin ko parang carpet na red na hindi maintindihan. So ito medyo maganda yung dating para sa akin, parang may pagka-kupusing cream colorway. Simple lang siya, kaya hindi ko siya binili sa SRP niya kasi nga hindi ako komportable na gagawas ng 4995 para sa ganitong quality. Pero for 3,000, sobrang sulit na to. Meron lang siyang knit na upper na merong fuse tape na medyo cheap tignan pero mukhang okay naman at mukhang magagamit mo naman siya sa purpose niya. Sa tongue niya, medyo premium yung dating niya kasi meron siyang nylon mesh na parang foam yung gilid nung tongue niya. Sa gilid rin, meron ding nylon mesh. And then sa baba ng tongue, yung parang jersey na textile. Tapos sa laces, nothing special. So for 3,000 pesos, I think sulit na to para sa akin kasi comfortable din siyang isuot. And I think magiging maganda yung carpet niya sa court kasi medyo matigas yung rubber compound niya. And mukhang durable kasi makapal siya. Second na yan, box natin from Adidas. Ito yung D-Rose 1 Retro. Actually, nakuha ko to before the quarantine pa. A day before quarantine, kaya lang dumating siya after na ng ECQ kasi naipit siya sa delivery dahil nga nang nagigpit ilang mga nakapag-deliver. Nagkuha ko ito ng video. Ilalagay ko sa taas kung ano yung review ko dito. May detailed review na ako dito. From 6,500, nakuha ko na lang ito ng, I think, 3,200. 50% off siya nung time na yun na nakuha ko to. Sobrang plain lang ng outer niya, cement yung colorway niya, tapos sa inner niya, merong rose na, nagbabalansin yung pagkadal ng labas niya. Marami din mga technology, like meron siyang geofit, dito sa may collar, na parang handbag ng babae. Sa ilalim niya, yung cilia traction surface, na hindi pantay-pantay yung surface niya, kaya pagka naput-put na siya, meron pa rin mga naiiwan na traction. So yun yung purpose niya according sa research ko. And then yung third na i-unbox natin, isa na mga Air Force 1 na last year din ito na-release eh. Kaya lang hindi ko ito kinukuha nung time na bagong release siya kasi medyo mataas yung price niya para sa isang Air Force 1. Although kaya siya mataas kasi sa lahat ng Air Force 1s, ito yung pinaka-comfortable sa lahat. Kasi di ba pagka Air Force 1, matigas yung loob, hindi komportable sa paa kasi wala siyang cushion, so ano lang siya, capsule. Sa case ito, capsule pa rin yung gilid niya. Pero kung makikita nyo, yan, meron siyang removable insole na React. Kaya sobrang komportable na sneaker na to. Pero kahit na may technology siya na gano'n, hindi pa rin ito yung tipo na sneaker sa bibiling pa sa price range na yun, I think 6,000 plus. So, nung nakita ko to, sa nabili ko sa Capital PH sa may SF North, nakuha ko na siya ng 4,000 plus kasi nga naka-sale after ng ECQ. So para sa isang Air Force 1 na mayroong technology, okay na ako sa ganung price kaya kinuha ko siya. And medyo curious din kasi ako kung gano'n ba talaga komportable yung sneaker na to. Kaya hindi ko pa ito nasusuot, kaya pagka na-try ko, siguro gagawin ko ito ng detailed review. Yung next na i-unbox natin is from Adidas ulit. 6th signature shoes ni Damian Lillard, yung Day 6. Nalumabas yung colorway na ito na original, yung black na yung rootless. Hindi ko siya kinuha kasi hindi ko type yung colorway na yon. Kaya inintay ko talaga marilis tong kulay blue na to kasi ito talaga yung gusto ko na colorway. Kaya lang, ang hirap niya hanapin sa mga mall kaya hindi ako nagkakaroon even before the ECQ. Kasi gusto ko na siyang bilhin even before ECQ. Kaya lang, nung nakita ko to sa Zalora, from 6,000, nag-stay siya ng 3,800. So sa 6,000, okay akong bilhin yon. Tapos nag-sale pa siya ng 3,800.
So kinuha ko agad kasi mabilis maubos sa salory yung mga signature shoes na mga nagsisila, especially yung mga ganito. From mga sikat na player like Damian Lillard, James Harden, once na nagsig sa salory, umubos ka agad. Sobrang sulit nung pagkakasale nito kasi ang technology na ginamit dito yung light strike. Unang ginamit ito sa James Harden Volume 4, pero hindi masyadong maganda representation ng light strike yun kasi gusto ni James Harden yung mga court feels. Kaya hindi masyadong malambot yung cushion ng sneaker na yun. Pero sa case ito, no, sinukot ko siya, sobrang komportable, ang ganda ng cushioning niya. Tapos mas premium yung materials niya kaysa doon sa original na release na colorway nito. Kaya sobrang sulit ng 3-8. Next na i-unbox natin yung kay LeBron naman, LeBron 17 Low. Meron ako isa nito, so marami ng video akong nagawa tungkol doon, yung LeBron 17 Infrared Colorway. Wala na sana akong balak bumili na iba pang LeBron 17, kaya lang itong colorway nito hindi ko kayang hindi bili kasi sobrang ganda niya. So yung colorway nito, ito yung Lakers na colorway ng LeBron 17 Low. Compared sa original na LeBron na high top, ito iba na yung materials na ginamit sa kanya. Yung gilid niya, meron na lang siyang synthetic leather. Tapos basic na knit na lang, hindi na yung mid-posit na ginamit dun sa original na LeBron 17 na high top. Tapos meron siyang signature dito sa tongue, tapos hindi independent yung tongue niya. Medyo masikip siya sa una, kaya kung bibili kayo nito, I suggest mag half size up kayo or one full size up. And hopefully, pagka naman tumagal, nag-break-in, madali na isuot kasi sobrang sikit lang talaga niya ng pasukan ng paa dito. And then yung cushioning niya, Air Max pa din na 270, nakagaya na sa LeBron 17. Ang pinagkaiba lang nila yung cushioning sa 4 foot kasi doon ang gamit doon is yung Zoom. Dito ang ginamit nila dito is yung React. And isa ko nagustuhan sa sneakers na to kasi hindi na independent yung mga cushioning niya sa ilalim. Wala na yung sensation na medyo lateral movement, parang may magigiba dito. Kasi yan, isa na lang siya. So from 8,000 plus, nag-sale din sa Salora, binili ko din kagad, nakuha na lang ng 7,000. 1,000 lang yung difference niya, pero kasi kahit na yung original price range niya, willing akong bilhin to eh. And nung nag-sale pa siya ng 1,000, so malaking bagay pa rin, kaya kinuha ko pa rin. Kaya for me, still deal pa rin to. And yung pinaka-favorite ko sa batch ng mga sneakers na to, syempre, galing pa rin kay Jordan. Ito yung Jordan na Flint's colorway. So medyo hype yung sneakers na to. Nung nagpunta ako sa Trinoma, nag-check ako ng mga sale na items sa Nike doon tsaka sa Adidas. Hindi ko ina-expect na makikita ko pa to kasi ito yung mga release na sa date ng release niya, ubos ka agad. Tapos ito yung mga pinipilahan. E dahil nga nag-quarantine nung May 31, yun yung release date nito. I think hindi man lahat ng tao nagka-interest bumili ng mga sneakers. So pagdaan ko sa Nike, sa Trinoma, nakita ko to doon, nag-iisa na. So binili ko siya, nag-try ako maghanap ng size, 8.5 kasi ako sa Nike, so ang size nito is 8 lang. Pero nung tinry ko, yung Jordan 13 pala is medyo mahaba doon sa normal size ng Nike. Kaya parang 8.5 na rin siya, kaya nung sinukat ko, kasi sa akin, kinuha ko kagad. Although ito, nakuha ko to ng 9445, yun yung SRP talaga niya. Kaya lang, kinoconsider ko pa rin to na isang steal deal. Kasi as of now, sell value nito is nasa 13 to 16,000 na. Alam naman natin pagka mga Jordans, di ba? Ang bilis tumaas ng resell niya. Kahit dun sa date of release niya, pag nakakuha ka pagka binenta mo, usually nag-range siya ng 16 to 20,000 kagad, depende sa colorway. Sa case nito, nung search ako, ang resell niya as of now, yun nga, nasa 16,000. Kaya parang for me, still deal pa rin to. Tapos sa lahat ng Jordans, ito kasi yung pinaka-comfortable sa lahat, yung Jordan 13. Tapos ang ganda pa ng materials niya, yung gilid niya, yan parang glow in the dark. Pag tinapat mo sa ilaw yan, parang nag-ano siya, may nagre-reflect. Pero pag walang ilaw, parang normal lang na siya na blue. Tapos pag nailawan, parang nagiging, yan, nagiging parang nagre-reflect siya. Tapos nadilito pa rin yung sobrang gustong-gusto ko kahit ang bata pa ako, yung hologram. Traction niya, yung kagaya pa rin ng dati. Ang mahirap lang dito, ang hirap niyang laspagin or ang hirap niya ipanglakad sa kung saan-saan kasi meron din siyang hologram sa ilalim. Kaya mga ilang steps lang, palagi ko magkakagasgas to. Kaya ito siguro yung iingatan ko dito. Pero syempre, hindi pwede hindi ito susuot kasi kagaya ng sinabi ko sa isang vlog, yung nalagay ko dyan. Pagka hindi mo sinuot yung sneakers, sayang naman. Kasi yun naman yung purpose niya para isuot. Pero pwede naman natin ingatan. And yan muna para sa episode to. Pagka nagkaroon ng time, gagawin ko ng detailed review yung bawat sneakers na to. And sana panoorin nyo yun. As always, thank you for watching and thank you for all the support. Stay safe everyone! Goodbye!